Every time po na naglalagay tayo ng paper po sa paper tray niya, binalabas mo ganyan. So, naka-default po yan ng A4 size po. Kung halimbawa magkaiba ng size po, ang gagawin nyo lang po, arrow down, change nyo lang po siya, okay. Then, select nyo lang po kung anong size po yung nailagay nyo dito. Ganun. Para sa copier yan? Copier printing po. Pati sa printing? Di ba yes, sa printing ma'am. Meron naman sa computer mismo na nakalagay? Kung meron ma'am. Kaso kasi magkakaroon ng mismatch. For example ma'am, A4 or letter po yung gagamitin nyo or piprint nyo. Mm-hmm. Tapos nakalagay dito long. Mm-hmm. So may magpapapap po dito na mismatch po. Hindi naman siya totally error. Kumbaga, ang lalabas lang po dito is mismatch paper, tapos continue printing or kakancel niyo po yung printing. So, isa-select nyo lang po yung continue kung gusto niyo siyang mag-print sa log. Yes, ganun po yung mangyayari. Nade-detect niya kung ano yung paper na itinipid yes, sa kanya. Yes, ma'am. Anong size po ng original na ipiprint niyo versus dun sa actual na nakalagay sa paper. So, since A4 kasi itong paper natin, so ano pala yan, gastado yung pagpindutan yan, ano? Ayun. Soft lang naman kasi siya, ma'am. Hindi naman siya yung dati kasi na matigas. Yes, ngayon, soft naman ako. Then, ayun yung question nyo kanina, ma'am, na yung sa copy. So, okay nyo lang siya, then yan po yung copies po. Pwede nyo naman pong ano dito kung ilang copies, or pwede rin po dito, up lang. Bawa 10. 10 ma'am, okay. Ganyan. Ganyan. Tapos yung... Pag kung mali, kung mali ma'am, ito po, cancel. Cancel lang. Tapos, yung kung ano yung naka-shade ma'am, yun po yung naka-default set po. For example, black. Ayan. So, black and white. Mm-hmm. Baka kasi magtaka kayo, kung color di isa-xerox mo, bakit yung pala nakaganito? So, set sa mo lang siya. Arrow lang yung ano. Yes, ma'am. Itong arrow lang na yan, ma'am. Then, kapag okay na yung kung anong kulay po yung isa-xerox mo, okay mo lang, may other settings pa yan, ma'am, sa baba. Arrow. Pag kinlik mo yung arrow down, yan, maraming lalabas. Density, yung quality po, kung gusto mo ng mas malino pa sa original or kasing lino ng original na isa-xerox mo, yan, tatasan mo. Kung gusto mo naman po na parang draft lang ganun, pwede mo siyang isagad, readable pa rin naman. Pero naka-default siya sa standard. Sa standard sa yan. Then, paper settings, ayan, naka-A4 naman siya. Yan, pwede mo siyang i-reduce and enlarge, depende po sa inyo, ma'am. Ha, pwede yan, pwede magpa-enlarge, magpa-ano. Then, ito lang lagi yung command, ma'am, ng photocopy, tsaka scan, ma'am. Sir, ha? Sa scan naman, pwede yung pang-start ng magpo-photocopy, opo, tsaka lagi, mag-scan. Yan. Sa scan naman, syempre kailangan nakakonect po siya sa PC mo. Then, mamimili ka lang dito, ma'am, sir, sa computer, kung JPEG format, okay naman po is PDF format file. Then, ayun po, since meron siyang ADF, meron siyang function ng fax machine. Okay. Sa settings naman, ma'am, ayun po. Dito nyo po makikita, ma'am, yung sinasabi, yung tinatanong nyo kanina kung i-connect nyo siya sa network, ma'am, sa inyo. Ayan po, Wi-Fi setup. Tapos, click nyo lang po yung Wi-Fi. Okay nyo lang siya. Then, proceed nyo lang po. Wi-Fi setup wizard po. Then, lalabas na po dyan yung mga nasasagap niyang Wi-Fi sa paligid niya. Then, isa-select nyo lang po kung alin po doon yung Wi-Fi ninyo. Then, input nyo na lang po yung password. Ayan. Tapos, kung sa cellphone naman po, magpiprint tayo cellphone, no? So, kailangan i-enable natin si mobile printing po. So, punta ulit tayo ng network settings. Punta tayo ng Wi-Fi setup. Then, Wi-Fi direct po tayo. Pag sa cellphone na. Yan. Okay nyo lang. Then, okay nyo lang po siya. Then, since meron wireless printer po si printer, so, meron siyang provide po na sariling access point po or parang router po mismo sa kanya. So, meron siyang provide po ng SSID and password po. So, para malaman po natin, para makapag-connect tayo, punta tayo kay settings ulit. Then, network settings po. Print status sheet lang. So, ipiprint niya po yung network status po ng printer. And yes, yun lang siya. So, lalabas po dyan. Yung kanina, sa ano ba? Kasi madalas yung Xerox, kung hindi mo yung mga... Apo.
hindi na namin kailangan every time may iba-ibang pin namin. Punta namin sa density, sa settings, hindi na. Pwede hindi pa naman pwedeng standard yung option. Pwede nang ginalan kung nang nilakalit. Oo, yes. Yung sa papel lang inaano ko niya, ano kailangan ting magpapalit ka ng papel, i-kokomand mo pa sa kanya talaga, yes, na ano. Tapos pa-try ako yung sa dito ha, pag legal signs ko. Ano maglalabas? Pag dito po, yung nilagay mo dito, dito po sa ilalim na labas, tapos kakain siya ng paper, tapos dito po mag-print. Ito para mag-trip lang natin. Ito po yung pangalan po ng ating wifi ng printer. Then, SSD password. Ito po. Kung gusto nyo pong baguhin yung password niya, punta lang po kayo ng IP address po. So, parang sa router po, mag-change ka ng password or name ng printer. Saan ko i-ano yan? Saan i-configure yan? Sa cellphone yan? I-coconnect nyo na lang po, ma'am, yung mobile phone nyo dito. Ah, okay. Patulad po na sinabi ko, pag Android mobile po, kailangan po ng software, yung application po. Application. Smart panel. Pero kung AirPrint naman, Apple, AirPrint na po. Magkoconnect na lang kayo, wala nang da-download. Wala na. So, pag yung mga Android lang yung po namin, gano'n may smart panel. Ito lang sa inyo na ito para reference mo na. Flat rin. Okay. So, paper alignment mo dito, ha? Mm-hmm. Alignment. Mm-hmm. Kung maliit lang, pwede naman sa